Yon guys, welcome sa panibago kong vlog. Umaga na naman at napakaingay. Tulad doon, lalakasan ko na naman yung boses ko. Sa mga di pa nakakaalam kung bakit dito ako nagpa-vlog sa lugar na to, kasi ito talaga yung lugar na kung saan dito ako talaga lagi nagpa-vlog. Kasi alam mo naman, bawal sa labas, di ba? Pero bago lahat guys, shoutout muna tayo. Kay JMX Vlog, shoutout sa'yo. Kay Ralyon Links, yun. Hindi ko mamabasa ng maayos, pero makikita nyo naman dito. Kayo na pumasa. At pakicomment na lang kung mali yung pagbanggit ko sa inyong pangalan. Ayun, shoutout kay Said Attack, kay Dong Stevie, kay Kirk David Papa, kay Akari Lemors, kay Market Bukad, kay Lorenzo Inuhales, tama ba? Yun, shoutout sa inyo, kay Jonas Sisa, kay Mark Ronald Manuel, shoutout sa iyo, kay Joseph Castillo, kay Jersey Angel ba yan, Angel? Yan. Tapos kay Arvin Jose Loreno ng Iasco Lifeguard, yan. Shoutout sa iyo. Shoutout din sa inyo. Ay guys, siya nga pala, shoutout pala sa kaibigan ko, Jude Rose Minoya, ano yun, bumili daw kayo ng Graham Ball sa kanya. Ito, ito, FB niya. Order na daw kayo sa kanya, yun. Tsaka, shoutout pala sa birthday ng kaibigan ko ngayon, si Carlo Bacal. Yun, napatagay kami kagabi. Ayun yung manyakis ng tropa na pag nalalasing gusto akong awayin. Yun. Pero mabait naman yun. yun guys, may nagagalit dahil hindi kagad naawat ng referee kapag nagyayakapan sila. Kaya siguro tama rin naman yung ginawa ng referee. Ang problema lang sa referee, medyo matagal niya awatin. Yun. Pero pasok pa rin naman. Referee's decision talaga kung kailan niya awatin yun eh. At doon walang magagawa. Pero may maiinis at magagalit din talaga. Kay Boy Tapang naman, kaya napapayakap siya sa kalaban niya na sinasabi ng tao, mga nanonood na Boy Yakap daw, hindi na Boy Tapang, Boy Yakap. Kasi, alam mo, yung distance mo doon sa kalaban mo, na-over ka eh, naipapasok mo yung sarili mo eh. Hindi ka lumalabas sa distansya mo. Kaya, pag nakalapit ka na, gagalaw din yung kalaban mo. Hindi rin alam ng kalaban mo yung distansya niya. Kaya, talagang hindi ka na makakasuntok ng malapitan eh. Ang gagawin mo na lang, yakap, dok, para, ano, sabi na natin, hindi naman masama yung makap. Ang pangit lang kasi doon, pangit yung nakikita ng manunood sa pagyakap. Pero, gulang kasi yun eh. Kailangan talaga yung part yun ng boxing yung yakap. Isa rin yun sa tinatawag na defense kapag nawawala ka na sa distansya. Kay Russell naman, nagulat din ako. Gumanda yung tayo niya. Ganda ng tayo niya. Tapos, ang ganda ng jab niya. Ganda ng jab. Napakaganda ng bitaw niya ng jab. Ayun guys, pasensya na kayo, maingay ha. Kaya lalakasan ko na lang yung boses ko. Kasi panahon na ng laro ng mga bata ngayon eh. Ayun. Ang problema lang kay Russell naman, yung overhand niya na nanggagaling dito pag sumusuntok siya, mahirap talaga patama yun, di ba sabi ko nga sa inyo, kapag nag-overhand kayo, dito lang kung sa mga nakapwesta yung kamay mo, sa kanya dito magmumula eh, mahirap patamain, tsaka ang bagal na tingnan, ayun ang naging problema ni Russell sa laban, mabagal sumuntok, kaya yung pwersang tatama, kulang na rin. Kailangan talaga mabilis. Tsaka hindi manggagaling dito. Dito lang. Yun. Tapos yung jab niya, okay naman. Kay Boy Tapang naman, yung uppercut niya, medyo nakulangan ako sa galaw. Kasi yung uppercut ni Boy Tapang, imbis na sumasabay yung paa, kailangan kasi binubuhat ng paa mo yung kamay mo. Tapos binibigay ng paa mo yung pwersa niya papunta sa kamay mo. Kaya pag bang! Hindi, nangyayari, parang kamay na lang ang hit. Kaya kulang din yung pwersa, no? Pero naiintindihan ko kung bakit nagkaganon dahil sa sobrang pagod. Kapag sumusuntok ka na, di kumatama.
Grabe yung pagod na abutin mo. Lalo na pag tinamahan ka pa ng suntok, nakakapanghina yun. Mahina yung paa mo. Tsaka tingin ko, napaka-init. Napaka-init ng venue nila. Kaya, tapos mayroon pa siyang, silang suot na, ano, di ba? Headgear. Head support. Oh, napaka... Ano, init lalo. Dumobli yung init na yun. So, ano, pero nanalo pa rin yung bata natin, syempre, Boy Tapang. Ayan yung dapat... Ikahiya ni Russell ngayon. Tsaka ng coach na sinabing professional na yung mga galaw. Tapos, pang 12 rounds na. Kita mo, sa 2 rounds pa lang, makikita mo na kung gano'n na yung pagod nilang dalawa. Kasi yung, ano, hindi na rin napaghandaan kung anong, yung venue ng lugar, kung ano ba yung, ano doon, yung hangin, ano ba yung, ano doon. Ayun na, hindi nila napaghandaan. Kasi nasanay lang sila mag-training sa open air. Yan, ganun, yung mga nakakapasok ng hangin. Kaya unexpected yung para sa kanila yung naging venue ng laban. Unexpected yun. Kaya big challenge sa kanila yun na tipong isa pa lang, isang beses ka pa lang sumuntok, ramdam mo na yung malaking kabawasan dun sa lakas mo. Isa pa, ang naging maganda lang sa galaw ni Russell, yung tayo niya, pero yung guard niya rin, may, okay naman yung guard niya, ang problema, nakabuka. Hindi yung nakatikom na ganito, sa kanya, nakaganon. Ganon yung guard niya. May iwasan niya ngayong overhand ni Boy Tapang, pero may dadali naman siya ng jab straight ni Boy Tapang. Ang kagandahan lang doon sa ginagawa ni Russell, kasi alam niya si Boy Tapang, mahilig sumuntok ng hook tapos uppercut yan. Kasi nakikita niya sa training na talagang pag sumuntok si Boy Tapang kaya dito sinanay niya yung guard niya para maging pangontra sa anumang suntok na pwedeng ibitaw ni Boy Tapang, kasi nga doon sanay sumuntok si Boy Tapang sa ganito yan, doon siya sanay. Ayun ang pinaghanda nila. Ang problema yung resistensya na pwedeng gamitin mo sa laro, kulang. Dahil nga, hindi nila, akala nila yung, ano, yung lugar na yun, maganda, makakapasok yung hangin. Unexpected, napakainit pala ng lugar na yun. Doon pala nakikita ko na eh. Tapos meron pa sila suot, diba? sa pagiging, ano, yung pagod nila, wala naman tayong masisilip doon. Pero yung pinakita ni Boy Tapang, tsaka ni Russell, nawala na yung momentum ng boxing. Ang nangyari na lang, naging away kalye na lang yung style ng pagbo-boxing nila. Kasi nga, dala na ng pagod, yung gusto nila na sila yung manalo. Yun nga lang, bumigay na yung stamina ni Russell nung ibinigay na ni Boy Tapang yung lahat ng kaya niyang ibitaw. Pero tingin ko kung umabot pa ng round 4 yun, mahirapan na rin si Boy Tapang. Kasi nga, nung nakapwesto na sa gilid na binubugbog niya na si Russell, siguro naisip niya, mahina na si Russell. Ngayon, itutodo ko na lahat, bahala na sa round 4. Basta may itutodo ko na, pinagtutodo na ni, ano. Ngayon, nung bumagsak na si Russell, na, ganun na, yun. Isip ni Boy Tapang, tsaka successful yung ginawa nilang pag-atake. Pero kung hindi niya napabagsak si Russell, sa susunod na round, siya yung halos mauubusan ng lakas doon. Kasi ibinigay niya na lahat eh. Sa akin lang, mensahe ko lang sa ganyang ano, wag muna tayo magsalita ng pangit, lalo na doon sa brusko, pangit yung mga sinabi niya, 12 rounds, 2 rounds, mabagsak daw si Boy Tapang. Hindi nila alam yung pwedeng mangyari kapag nasa ring ka na. Kasama na dun yung pressure, kung ano-ano ba na iniisip mo, ubos lakas. Hindi mo alam kapag kaharap mo na yung tunay mong kalaban. Diba? Kaya huwag ka muna magsalita na, kaya ko to, kaya. Diba? Ayun lang naging ano sa nila. Yung ina-underestimate nila yung kalaban nila. Kaya yun na pala. Ewan ko kung ano magiging issue ngayon. Kung sasabihin ng Bruce, dinaya sila o ano. Pero kitang-kita naman ang lahat kung sino talaga yung tunay na nanalo. Okay? Siyempre,
panalo tayo sa pusta dyan. May tapang tayo. Ayun guys, sa ngayon hanggang dito na lang pala. Ay, pala may nag-comment pala sa akin na ano, paano daw binibitaw yung jab. Ah guys, isabay mo to, isabay mo yung paa mo. Tapos, pag bumibitaw ka ng jab, ayun, sasabay mo rin yung balikat mo na gaganon, tapos yung paa mo rin sasabay din. Kaya pag bumitaw ka ng jab, yun, sabi niya hindi niya daw makuha kung paano yung pagbitaw ko ng jab. Ito lang guys ha, tandaanin ko. Umiikot, umiikot yung kamay, gumaganon. Tapos tandaan mong bitaw, isabay mo yung paa. Ayun, ang dito ko ito hinuhulma, sandali, hanapin ko lang yung dumbbell ko ha, wait lang. Ayun, nakita ko na. Ito guys, yung dumbbell, ito yung hulma sa forma mo. Kailangan meron ka nito. Huwag yung mabigat ha, yung tamang gaan lang. Ayan. Ayan ang hulma sa jab mo, kung gusto mong pagandahin yung forma. Diba? Tawang ko. Hey guys, thank you hanggang dito na. Sana natuto kayo sa bago kong tinuro ngayon na kapiraso para sa tamang pagbitaw ng jab. Ayun guys, palapan natin yung nanalo sa laban natin, sa bata natin. Boy Tapang, pinakita mo kung yung mga sinabi mo na kaya mong manalo sa laban. Ayun, pinatunayan mo na yun. Si Russell naman, magbago ka na. Alisin na natin yung kahambugan sa sarili. At hindi mo rin naman napatunayan yung gusto mong patunayan. Pero isa lang yung napatunayan mo. Lumaban ka ng patas. Okay na yan. Thank you.